Magandang tanghali po sa ating lahat. Kaninang umaga ay maaga tayong umalis kaya hindi natin nakasama si Danyong, yung aking pamangkin, kasi may trabaho tayo kanina kaya pumunta kanina ditong umaga at hindi na niya tayo inabutan. Kaya tayo lang muna ngayon. Kahapon, hindi namin nasilip yung mga alaga namin sa likod bahay. Kasi nung tanghali na may tinuntan na kaming site, kaya hindi na kami nakapagpunta sa likod bahay ni Danyong. Ngayon ay sisilipin natin muli yung mga alaga natin sa likod bahay, kasi medyo umaga natin natapos yung ginawa natin kanina. Kaya may oras pa naman tayo upang sila ay puntahan at yung pwede nating gawin doon, puntahan na natin. Ngayon narito na tayo, unahin na natin itong mga sisiw natin. I-check natin kung lumalaki na rin sila. Ayan na sila, malalaki na. Ayan. Kasi hindi dalawang inahin yan, tapos yung ibang sisiw kayo kasi dyan nahuling lumabas, kaya yung mas mga maliliit dyan ang nahuli. Kaya ayan na sila, malalaki na naman, na madadagdagan na naman yung mga alaga natin. Sinasaraan lang namin ito, tapos nakasindi lagi yung ilaw kasi medyo malamig pa lang naman ngayon, kaya sinisindi pa natin. Ito yung mga nasa taas. Ayan. Nagpukumpulan na naman yung mga alaga nating ipato. Ito na rin yung malapit na nating ibaba. Ayan. Hinihintay na lang natin na makumpleto nila yung mga pakpak nila. Ayan. Malalaki ng mga yan. Pwedeng-pwede na sanang pakawalan. Kaya lang, pag naibaba natin dyan, sigurado na ubusin na naman yung mga pakpak ng mga yan. Kaya hintayin na lang natin na makumpleto. Dahil wala pa naman tayong ipapalit sa kanila sa kulungang ito, kaya dyan na lang muna sila. Tingnan din natin yung lima kung humahabol din yung laki nila. Ayan na yung lima. Ayan. Malalaki na rin. Tinutubuan na rin sila ng pakpak. Ayan, ang bibigat na ng mga yan, halos isang kilo ng mga yan. Ayan. Lima lang ang mga yan, pero malalaki na. Kaya pagka naibaba na naman natin ang mga yan, ay siguradong madadagdagan na naman ng ating mga alaga. Parang hindi rin nabawasan. Baliwala din yung kinakate nating apat nung nakaraan, yung niluto natin. Ito naman yung mga itik dito. Ayan, medyo natuyo na tong apakan nila. Yung pag-ulad doon na halos kalahating araw ay ito na. Natuyo na. Ayan. Ginawan lang natin sila ng pansamantal yung nilang sisilungan na ganyan. Yan yung nilagay nating trapal. Kaya lang ang nakalulungkot, nung tumigil na yung ulan, kinaumagaan na, nakakuha na tayo ng tatlong namatay sa kanila. Kaya mahirap din yung ganitong mga
alagaan natin pagka hindi talaga maayos yung bubong nung pag-alagaan natin sa kanila. Kailangan talaga na may bubong. Ngayon wala naman tayong pupuntahan pa. Subukan muna natin silang pakainin sa ilog para makabigo na rin sila. Ayan, nag-aabang na naman sila. Hindi rin kami kasi lalo nagkakaroon ng mahabang ayusin tong bubong nila, kaya ayan, bababa na naman ang mga yan sa bilog. Naiwan na naman yung mga pato dito sa taas. Kailangan din sundan din natin sila sa ibaba. Pagtiyagaan na lang natin na bantayan sila. Ayan, kumunti na yung dito, nakikitang lupa kasi lumalim na tong ilog. Ayan, sabik na talaga na naman sila sa tubig. Kunti na lang yung nila pag apakan nila kasi ayan malalim na yung tubig, kaya lang malinaw na yung tubig dito at malakas na yung agos din niya. Hinihintay na lang natin na palusugin ang mga yan at patabain, kasi ang maraming itik kasi dyan ay mga barako. At pagka malulusog na sila at talagang malalaki na, ay saka natin sila unti-unting ibenta pag may bibili, para yung pagbibilan natin ay pambili din natin ng iba nating alagaan. Siguro ang balak namin pagka na-dispose namin ang mga yan ay bibili kami ng yung 45 days, dahil magsa-summer naman na, pwede na rin siguro, hindi na masilan hindi na mahirap mag-alaga ng gano'n yung 45 days, kasi parating naman na yung tag-init. At yun ang alagaan din natin. Subukan din natin mag-alaga ng ganon kung pwede tayo. Kahit makabili lang tayo ng 30 na piraso ay ayos na, kasi hindi naman maluwang yung alagaan natin. Kaya yun lang muna ang
tinatarget namin na simulang alagaan yung ganung bilang para kung anumang mangyari ay makakapag-adjust kami. Pagka naging ayos yung pag-aalaga namin sa ganon, sa susunod siguro ay dadagdagan namin. Ayan, muli na namang nagkulay yung tubig dahil sa mga alaga natin. Ayan, binubungkal-bungkal na naman nila yung lupa sa gilid. Hanap sila ng pagkain nila. Ang kagandahan lang sa ganitong pag-aalagaan, yung may ganitong tubig sa likod bahay ay napakaganda, kasi hindi na katulad yung maliit lang doon na painuman nila at paliguan, ang daling dumumi yung tubig niya. Kaya iba rin yung may ganito na talagang umaagos yung tubig. Ang hindi lang maganda pala pagkaitik yung alagaan natin at maaga natin silang nilapag sa lupa at hindi nakuha yung talagang yung kung ilang buwan dapat sila na nasa kulungan muna bago ilapag sa lupa ay hindi maganda yung paglaki nila. Kaya yun ang isusunod namin na gagawin siguro, yung pag mag-aalaga kami ng ganito, yung itik, ay talagang ipaghahandaan namin yung ilalagay muna namin sa nakahang na kulungan. Saka na lang namin ibababa pag talagang kumpleto na yung mga pakpak nila, yung mga balaybo sa pakpak nila. Kasi katulad nito, magdadalawang buwan pa lang nung binaba namin, ay parang nung una naman maganda yung improvement ng katawan nila, pero sa ngayon ay parang nag-iba. Parang ang bagal nilang lumaki at hindi maganda yung paglaki nila. Ayan, marami yung mapapayat. Kaya yun ang isang hindi maganda, yung naibababa sila agad sa lupa, lalo na't maliit yung ating alagaan at hindi papantay. Kaya pagka nabubulabog sila, yung maliliit talaga ay nadadaganan. Lalo na pagka nagagawa na sila ng pagkain, yung mga maliliit dyan, talagang hindi sila maayos na nakakakain dahil naaapakan sila ng mas malalaki. Kaya sa pag-aalaga, kailangan din nating obserbahan yung mga alaga natin. Hindi basta nagkaroon na tayo ng alaga ay hinahagisan na lang natin ng pagkain. Ay, hindi pala basta-basta ganon. Kailangan din, inoobserbahan din natin bawat linggo, bawat buwan, kung nagbabago ba yung nila, laki nila, yung sigla nila. Kaya sa amin, hindi kami naiyang ipakita sa mga manunod namin yung mga nangyayari sa mga alaga namin, dahil yun kasi ang totoo. Yung mga alaga namin ay talagang hindi naman lahat ay malulusog. Para yung mga makapanood na talagang sanay na, baka pwede nila kaming payuan o may
may maituro sila sa amin ay buong puso naming tatanggapin at itatry namin yung mga makakapanood na ituturo sa amin. Willing pa kaming magpaturo kasi yun nga ang sinasabi namin na itong itik ay ngayon lang kami nagkaroon ng alaga. Kasi hindi pala katulad nung pato ito na basta may pagkain na sila na inaagis ay yung pato kasi pwede. Ito pala ay hindi. May mga tamang ano to. Katulad nun, may sa bawat kwan may dapat na kinakain. Lalo na pagka sila ay sisiw pa. Lalo na yung medyo magsimula tayo sa marami. Kasi pagka lalo na nung nakikita namin na may namamatay sa kanila ay doon nang hinayang kami at napapaisip kami na parang hindi namin kaya ganon. Kaya patuloy pa namin inoobserbahan to. Kaya kung magiging makaka-adjust kami sa ganitong alagain ay sa susunod siguro yun na yung talagang susundin na namin. Siguro makakahabol pa naman to, mapapataba pa naman namin ang mga ito, mapapalaki pa namin. Kasi napapansin namin kahit anong paglagay namin ng pagkain nila ay marami pa rin yung ano sa kanila, maliliit. Sa ganitong pag-aalaga din, talagang kailangan natin ng pasensya at talagang kailangan natin sipagan. Kasi kung hinihintay lang natin na lalaki sila ay parang hindi mangyayari kung di tayo gagawa ng paraan na sila ay palakihin, patabain. Hayaan lang muna natin sila dyan at balikan natin yung ano, yung iba sa taas. So yun pala yung sinimulang naming linisin, no, na yan palang yung nababawas namin, marami pa. Ayan pa. Pagka nagkaroon din kami ng oras sa mga susunod ay itutuloy pa namin yan. Ito pa, makapal pa ito na lilinisin namin.
Kaya sa susunod siguro na nagka-oras na naman ulit kami, itutuloyin na lang namin to. Kasi kunti pa lang yung natatabas namin, ayan. Kaya ayan na naman po na napuntahan na naman po natin yung mga alaga natin sa likod bahay at nakita na natin yung kalagayan nila. Kaya sa patuloy po na nanonood at patuloy na sumusubaybay sa ating munting YouTube ay patuloy tayong nagpapasalamat sa kanila. Kaya patuloy lamang po sana ninyong i-like, i-share, i-subscribe. At sa baba dyan po ay may comment din. Pwede rin po kayong mag-comment dyan para masagot natin po yung kaya nating sagutin. Hanggang sa muli po at mag-ingat po tayong lagi.